Hello guys, kumusta na kayo? Heto na naman tayo. Ito po muli si Nette ng Nette Cooking. Dito pa rin tayo sa ating OishiSarap channel. So today, tayo po ay gagawa ng cupcake. At ito po ay lalagyan natin ng blueberry and cheese. Kaya gagawa po tayo ngayon ng blueberry cheese cupcake. At ito po mga kailangan natin. Meron tayo ditong all-purpose flour, granulated sugar, butter. So itong butter, kailangan po natin ng softened butter. Kaya ang gagawin ko dito, lalagay ko muna sa microwave para medyo mag-melt ng konti at lumambot yung ating butter. Then, kailangan po natin dito ng 2 large eggs, fresh milk, salt, baking powder, and vanilla extract. Okay, so ang ilalagay nating cheese dito ay grated cheese. Ngayon, kung gusto nyo yung plain yung inyong cupcake, so, pwede rin wala ito. Kaya lang, mas masarap po pag may cheese. Siyempre yung ating cupcake at blueberry. So, itong gagamitin nating blueberry is dried blueberry po ito. Okay, napakadali lang gawin ito guys. Umpisa na po natin. Ang gagawin natin, meron tayo ditong isang mixing bowl. So, ang gagawin natin dito, narito yung ating butter. So, nilagay lang natin ito sa microwave para lumambot siya. So, ilagay natin dito. Okay. So, kailangan kasi soften itong butter natin. Then, dito, isama natin itong ating granulated sugar. This is 1 cup of granulated sugar. Then ito, ibit natin ito hanggang maging creamy siya. Okay? Okay, so ngayon, yan no, naging parang paste na siya. Okay, then dito, lalagay natin guys, itong ating itlog. Okay. Isa-isa lang. Ibit natin. Okay, then ngayon, pag nag-creamy na siya na ganito, so, ilalagay na natin itong ating all-purpose flour. So, gagawin natin, ilagay lang natin dito itong all-purpose flour, salain natin. Then dito guys, ilagay natin yung baking powder. Then, itong salt. Okay. Gumamit lang tayo nitong wire whisk. Then, okay. Ilalagay natin ito gradually, ipa-konti-konti. Then, imimix natin.
Okay, ilagay na natin lahat. Kasi guys, hindi naman to cake, kaya hindi masyadong delikado itong paggawa ng cupcake, kaya pwede na natin ilagay lahat itong ating all-purpose flour. Okay. Then dito guys, ilagay natin itong vanilla. Okay. Then itong fresh milk. Ilagay natin yung kalahati muna. Okay, i-mix lang natin ito hanggang sa mag well blended itong ating ginagawa, itong ating butter. Guys, so palagay ko pwede na to eh. Pwede na itong ganito. So then dito guys, ang gagawin natin ngayon dito, itong rubber spatula gumamit tayo. Then dito, ilagay natin itong ating grated cheese. This is 1 cup of grated cheese. Then, itong ating blueberry. Kung wala kayo nitong blueberry, guys, pwede rin yung raisins. Okay, haluin lang natin mabuti hanggang mag-combine lahat yung mga ingredients na nilagay natin. Yung grated cheese at saka yung blueberry. Okay, then ngayon na paghalo na siya natin na mabuti, so nag well blended na siya. Okay, kailangan ganito maging texture. Okay, so ngayon meron tayo dito yung baking pan. Dito natin ibe-bake ito. Itong ating baking pan, nilagyan natin ng itong mga muffin liner. Then ngayon, ang gagawin natin dito guys, i-rub lang natin ang butter. So ito, nilagyan ko na lahat ito ng butter. So inirub ko siya ng butter. I-brush nyo lang. Then dito, so gagamit tayo nitong itong pang-scoop ng ice cream. Then ilalagay natin dito. So, kasi ito, tamang-tama lang ito. Kasi aalsa pa kasi ito, guys. Kaya hindi natin masyadong dapat punuin. Okay. So, tatapusin lang natin ito. Okay. So, ito na yung last. Okay. So,
So ngayon guys, ang gagawin ko lang dito, so natapos na nating ilagay dito sa ating baking pan. So kailangan lang guys na ipa-init natin yung oven sa 190 Celsius. Ibe-bake natin ito 25 to 30 minutes. Okay, so mainit na yung oven. Kaya lang ito, ito optional lang ito. Lalagyan ko siya ng granulated sugar doon sa pinaka-top. Gusto nyo, yung iba nga nilalagay nila yung crystal na sugar, yung medyo malalaki yung kanyang grain ng sugar. So, ito na lalagay ko. Okay. This is granulated sugar. Dito sa pinaka-top. Okay. So, ibe-bake natin ito. Maghihintay tayo 25 to 30 minutes. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos nasa 30 minutes, hahanguin na natin ito sa oven, itong ating ginawang blueberry cheese cupcake. Okay, so narito na. So ang gagawin lang natin, para sigurado tayo, meron tayo ditong food skewer o kaya yung toothpick, pwede rin. Insert lang natin dun sa loob at pag malinis na, okay na ito. Yan, oh. So ang gagawin natin dito, sobrang init kasi nito, kailangan kasi dito palamigin muna natin at pwede na po natin itong serve at kainin. So lagay natin dito sa cooling rack. Okay, gagawin natin dito, nakagawa tayo ng 12, so meron pa tayo yung second batch, ibe-bake natin. So, nandito siya guys. Oh, di ba ang ganda? So, yung sugar, hindi siya natunaw, di ba? Yung granulated sugar na nilagay natin, hindi naman siya matutunaw. Okay. So, hintay nating lumamig ito. At pwede na po natin itong i-serve at kainin. So, ngayon, kung gusto nyo, before yung i-serve ito, pwede rin natin itong lagyan ng grated cheese dyan sa pinaka-top. Okay, depende sa inyo. Kung ano ang gusto nyo, nasa inyong choice yun. Okay. Okay guys, sana nagustuhan nyo po itong ating ginawang blueberry cheese cupcake. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nette ng Nette Cooking. Dito pa rin tayo sa ating OishiSarap channel. Thank you po. Bye!